Kumusta mga Brad? Isa sa pinaka-successful na motor ng Honda ay ang kanilang Honda Click. At isa din ang motor na ito sa madalas natin makita or makasabay sa kalsada. Kahit saan ka magpunta, may makikita ka talaga ang Honda Click. May naka-Honda Click na gwapo, meron din naka-Honda Click na hindi masyadong gwapo, may naka-Honda Click na mabait, may naka-Honda Click na siraulo, at meron din mga naka-Honda Click na babaero. Mabuti na lang yung mga kakilala kong naka-Honda Click, mga mababait. Pwede na! Dahil nga sa kasikatan ng Honda Click, hindi na nakapagtataka na kinokopya ito ng ibang brand, especially yung mga Chinese brand. What the f***? Well, kung dito ka nakatira sa Pilipinas at kung updated ka pa sa mundo ng motorsiklo, siguro naman alam mo na na marami na rin naglipa na dito ng mga Honda Click lookalike. Alam niyo naman siguro ang ibig sabihin ng lookalike, diba? Ito yung mga motorsiklo magkakaiba ang mga brand pero may pagkakahawig sa itsura. Hindi man perfectong magkamuka pero may pagkakahawig talaga. Parang ako at si James Reed. What? Magkahawig yung kuko namin. Bobo ka ba? Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, sa video ito ay pag-usapan natin ang isa na namang motor na perfectong kamukha talaga ng Honda Click. Yes po, tama po ang inyong pagkakadinig. Kung ano yung itsura ng Honda Click 150, yun din po ang itsura niya. Wow! Talagang wow! Sapagkat sa motor na ito, pangalan lang talaga ang magkaiba. Pagdating sa itsura, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Click na click talaga. Dito sa Pilipinas, meron din namang ibang mga brand na Honda Click lookalike. Pero hindi talaga 100% na magkamuka. Kasi nga, bawal yon. Pwede silang makasuha ng panggagaya. At ang mga motor nga po na tinutukoy ko, ay ang mga sumusunod. Moto Porsche Evo 150. Rossi Flair 125. At ang Motorstar Easy Ride 150 CL. So yan nga po ang tatlong magkaibang brand pero may pagkakahawig sa isa't isa. At ang motor naman na tinutukoy ko na kamukhang kamukha talaga ng Honda Click 150 ay ang Dion Cayman 150. At ito po ay wala sa Pilipinas. Yes po, sapagkat ito nga po ay nasa bansang China. At ang tanging nasabi na lamang ni Honda nung nalaman nilang ginaya ang Honda Click, wala na, pat-China. So ang Dion Motorcycle nga po ay isang malaking kumpanya na gumagawa din ng mga truck, motorsiklo at mga makina. At ito nga po ay nagumpisa noong 2008 at nakabase sa Yongcheng, Shanxi, China. At karamihan sa kanilang mga motorsiklo ay binibenta sa Africa. So ito nga po ang mga sample ng kanilang mga motorsiklo. Kung looks lang ang pag-uusapan, may ibubuga din naman talaga. Pero pagdating sa quality, yun ang hindi natin alam. Alam nyo naman yung Pinoy, hindi basta-basta nagtitiwala yan pag hindi kilalang brand. Because syempre gusto kasi nila yung The Big Four. Panigurado sa paglabas ng motor na ito, hati na naman ang opinion ng mga tao. May mga matutuwa at syempre meron ding hindi matutuwa. Kapag sinabi kasi nating Japanese brand versus Chinese brand, kahit pa magkamukha yan, eh malaki pa rin talaga ang pagkakaiba niyan pagdating sa presyo. Syempre matik na yon, mas mura talaga yung made in China. Pero kasi pagdating naman sa quality, subok na rin talaga yung made in Japan. Kaya kung ano man yung pinili na motor ng isang tao, may kanya-kanyang story yan. Merong iba pinili yung Honda kasi gusto nila na matibay yung motor nila. Meron naman iba pinili yung made in China kasi nga yun lang talaga ang nakayanan ng budget nila. Kahit ano pa mang motor yan dala mo, pinaka-importante yung respeto. Kasi kung hindi ka marunong rumespeto sa kapwa mo, doon pa lang pinapakita mo na na ang pangit mong kabanding. Ito real talk lang ha, maaaring ikaw to or maaaring ding hindi ikaw to. Marami kasi iba dyan, porkit branded yung motor, eh ang yayabang na. Kung makapanlait sa mga China bikes, akala mo na kung sino. Laging kinukumpara yung motor niya sa motor ng iba. Okay sige ikaw na, kayo na. Kayo na ang may branded na motor. Pero ang tanong, bayad na ba yan? Nahulugan na ba ng mama mo yan? Or baka next month, hahataki na yan? Kaya kayo, saka na kayo magyabang kung bayad na yung mga motor nyo. Buti na lang yung motor ko, 2 years na lang ang kulang. So pag-usapan na nga po natin ang tungkol sa Dion Cayman 150. Nabukod nga po sa kamukha siya ng Honda Click, eh ano pa ba ang meron sa motor na ito? Kaya kaya niyang tapatan kung ano ang meron sa Honda Click? So yan po ang ating aalamin.
So ito nga po ang Dian Cayman 150 na mayroong 150 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 bulbs, fuel injected, at ito po ay air-cooled pa lamang. So doon pa lang magkaiba na sila ng Honda Click 150 sapagkat yun nga po ay naka-liquid cooling system na. At pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 8.4 horsepower at 7,500 rpm, 11 Nm of torque at 6,500 rpm. So kung kukumpara natin siya sa Honda Click, malayo talagang agwat sapagkat ang Honda Click nga po ay nagtataglay ng 13 horsepower at 8,500 rpm, 13.4 Nm of torque at 5,000 rpm. So mas lamang talaga si Honda Click. At ang sukat naman ng kanyang gulong, 90x80x14 sa harap, 100x80x14 naman sa likuran. At paras po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, disc brake sa harap at drum brake po sa likuran. Nakatulad nga din po sa Honda Click 150. At ang motor nga daw po na ito ay kayang tumakbo sa bilis ng 100 km per hour. Kaso medyo may kalokohan lang din talaga sa motor na ito. Sapagkat ayon nga po sa kanilang statement, sa loob lamang daw ng 4 na segundo ay kayang-kaya daw kunin yung 100. Edi wow! So medyo may pagkasinungaling din pala yung manufacturer nito. Pero nasa sa inyo na rin yun kung maniniwala kayo. So punta naman tayo doon sa iba pa niyang mga features na may similarity doon sa Honda Click. So kanya nga pong headlight ay naka-LED na. At kung mapapansin nyo naman yung kanyang DRL sa taas, ay itsurang Honda Click talaga. Ang kanyang taillight naka-LED na rin. Nalos wala nga pong pinagkaiba doon sa taillight ng Honda Click. Ang kanyang gauge panel syempre naka-digital na rin. Nakamukhang kamukha nga din po sa gauge panel ng Honda Click. At ito din po ay naka-smart keyless system na rin. At kahit ganun pa man, mayroon pa din siyang kickstart. Wow! So pagdating sa bagay na iyan, magkaiba na sila ni Honda Click. Sapagkat si Honda Click nga po ay walang kickstart. Aww. At patungkol naman sa kanyang underseat compartment, fuel tank capacity, at sa kanyang presyo, sad to say, wala po tayong nakuhang info about doon. Pero alam ko wala din naman kayong pakialam doon. Dahil ang gusto nyo lang naman talagang malaman kung ilang Kahongri doors nga ba ang kasya sa motor na ito. At ayon nga po sa aking masusing pag-analisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 Kahongri doors. So hanggang dito na lang muna mga brad, akalain mo yun, isang walang kakwenta-kwentang video na naman ang nagtapos. Kung may gusto kang sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa ibaba. At oras na para sumigaw ang nag-iisang hari ng shoutout. At alam nyo na kung sino yun. So shoutout nga pala kay Jolian Mamenta. At pati na rin sa kanyang mga pare ko ay na sina Edgin, Arnel, Norman at Eugene. Meow! Shoutout kay Autoclove Moto Adventure. Shoutout kay Jeffrey Nathaniel Marin. Shoutout kay Nasif Sumirado. Shoutout kay Malvar Mariano. Shoutout kay Dodos for Life. Shoutout kay Rebel Bantahinay. Shoutout kay Sam Lolo. At pati na rin sa kanyang misis na si Madam Leia at sa kanyang anak na si Uno. Shoutout kay Lloyd Neal. Shoutout kay Kainikas. Shoutout kay Adrian Hermosa. Shoutout kay Michael Viernes. Shoutout kay Jay Motoride at pati na rin sa kanyang pamilya sa Nordin Samar. Shoutout kay Michael Dave Dumapias. Shoutout kay Ken Alvarez. Shoutout kay Moto Gapang. Shoutout kay Ramil Salim. Shoutout kay Bongski Gustav. Shoutout kay Juart Acacio at pati na rin sa kanyang asawa na si Julina Emocling. Shoutout kay Juel Galig. Shoutout kay Zimoto Vlog. Shoutout kay Juwit Sancho. Shoutout kay PJ Mandokdok. Shoutout kay Christian Antonahine. Shoutout kay Renzo Channel at pati na rin sa Valenzuela Family. At shoutout na rin sa mga batang hamog. So sana nga po ay nabigkas ko ng maayos ang inyong mga nagagandahang pangalan. At muli, ride safe, stay at home at stay safe. At syempre, stay alive. Okay, bye.